Kabalo man ko pero lisod kaayo daghan kali link karon. Che pala franse me. You speak French as well, no? Marites pa kami ha. Hindi. Meet my new friend Roberts. As a Swede residing in the Middle East, Roberts is probably one of the last people you'd expect to speak Tagalog. But nonetheless, he knows the language extremely well. Roberts is a world traveler and an impressive polyglot who speaks 7 different languages at varying levels of proficiency. If you guys would like to connect with Roberts, you can find the links to his social media in the description below. I had a great time talking to Roberts about how he mastered Tagalog, his experience with Filipino culture, his life in the Middle East, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Good to meet you. Ako si Jared. Jared. It's like parang Polish, no? Yeah. Hindi. Sa tiyan ko, Americano talaga yun. American ka or Canadian? Canadian ako, pero American yata yung pangalan. Hindi ko alam. Pag nasa ibang bansa na ako, sinasabi nila, oh, Jared. Okay, hindi ko alam yung pangalan na yun. Kahit sa Germany, sa Europe, hindi nila alam yung pangalan na yun. Kaya sa tiyan ko, hindi yun Polish. Chinat mo ako sa TikTok. Sabi mo sa akin na marunong kang mag-Tagalog. Kaya hindi naman kita kakilala, pero gusto kitang makilala ng mas maayos. Taga saan ka? Swedish ako. I mean, Swedish-Latvian ako. Pero at the moment, nasa Saudi ako. Gano'n ka nakatagal sa Saudi? Mga 1 week. Pero magsaya ako dito matagal. Kasi trabaho ako sa perfume shop. Pero 1 week ka na lang may trabaho ka na? Hindi, matagal ako naggusto ng trabaho. Tapos Dubai ako dati. So sa Dubai ako nakilala yung mga may-ari ng company. Gano'ng ka katagal sa Dubai? Pambalik-balik ka doon, mga 1 year. Kung mainit masyado, Sweden ako. Wow, okay. Marami kang kultura. Swedish, Latvian, pero nakatira ka sa Saudi at marunong kang mag-Tagalog. Diyos pero yung maganda dito sa Saudi, sa Dubai, ang daming Pilipino. Ang dami. Buti kung alam, marunong ka mag-Arabic. Pero kung marunong ka mag-Tagalog, basta maganda yan. Kasi maraming Pilipino. Special treatment ka palagi. Let's be honest. Learning Tagalog can be pretty hard. Trust me, I've been there. For one thing, the grammar is really different from English. But above all, I think the hardest part of learning Tagalog is simply finding high-quality learning materials. But that is where I've got you guys covered. As a foreigner, I know what it's like to learn Tagalog. That's why I decided to combine all of the knowledge that I've collected over the last 8 years and put it into a beginner's Tagalog course. This really is the resource that I wish I had when I was learning Tagalog. The course comes with lifelong access to 10 video lessons as well as the corresponding PDF vocabulary sheets. It's easy to follow, easy to digest, and it gets you started with the language right from the beginning. If you're interested in learning Tagalog, this is the perfect place to start. Check out the first link in the description for more details and start speaking Tagalog today. Now, back to the video. Meron din ako nakausap na nakatira sa Saudi. Mga Pilipino na nakatira sa Saudi o na may kakilala sila na nagtratrabaho sa Saudi. Marami talaga doon. Yung mga Arabo din dito, marunong din na kumusta ka. Alam nila lagi, kumusta ka, maraming salamat at bakla. Yung tatlo alam nila, palagi. Okay, ayos naman yun. Maraming din Pilipino dito sa Canada, pero yung mga Canadian, hindi naman sila marunong mag-Tagalog, kahit kamusta. Bahala sila kung ayaw nila. Problema nila yan eh. Narinig ko ng mga nurse na Pilipina nagpunta doon. Maraming nurses. Pag punta ka sa hospital dito, parang halos lahat Pilipino yung mga nurse. Pero depende, meron din sa mga ibang industry. Saan-saan dito sa Canada may Pilipino? Kaya nakapunta ka na sa Pilipinas? Mga 4 times. Ano sa palagay mo? Gusto mo? Maganda, but malayo. Sobrang malayo. So, baka after Middle East, mag-Asia ako or magbalik ako Europa. Ayoko diretso Europa to Asia. Habang biyahe, namamatay siguro ako. Matangkad din ako, so hindi ko kaya mag-upo dun sa aeroplano. Yun yung hindi naman komportable, di ba? Yung mga silya nila sa aeroplano. Sana first class, pero nga, walang pera. Yun yung problema ko. Gusto ko talaga pumunta sa Pilipinas. Kaso lang, mahal talaga yung ticket galing dito at malayo. Hindi ko alam kung mas malayo galing Europe. Sa tiyan ko, mas malayo galing Europe, di ba? Kaysa galing dito. Lalo na dito sa Vancouver, kasi nasa West Coast na to. Kaya sa tiyan ko, mas malapit ng konti, pero hindi ko alam. Ang daanan mo is Pacific Ocean, right? Oo.
Nakakatakot din yun kasi kung bagsak yung aeroplano, tubig lang. Tubig lang. Oh my God. Sana marunong kang lumangoy. Kahit marunong ka lumangoy, mamatay ka talaga. Ano, ang galing mo talaga mag-Tagalog. Nagulat ako sa'yo. Ikaw. Ikaw too. O ikaw also. Na nawala yung Tagalog. You too. Gano'ng ka nakatagal nagtatagalog? Siguro mga 5 years. 5 years na? Ah, oh, matagal na yun. Kasi yung ex ko, ano siya, Bisaya siya actually, tinuro niya ako. So hindi ako nag-aaral, I only learned from the street. So wala akong alam sa grammar. Ang sinasabi ko lang is, ang iniisip ko na tama. Hindi ko alam. Tamang-tama yung sinasabi mo. Thank you very much. Sa tiyan ko, kung gusto mong matutong mag-Tagalog, dapat ganun. At least a little bit, di ba? Kasi onti lang yung resources para malaman yung grammar ng maayos. Kaya kailangan mong gawin yung sarili mong bagay para matutong mag-Tagalog sa tiyan ko. Kasi parehas din sa akin. Meron akong mga libro, binabasa ko yung mga articles sa internet para malaman yung grammar, kung ano paano i-conjugate yung mga pandiwa nila, ganun. Pero kailangan ko rin matutunan para sa sarili ko, sa mga kausap ko, sa mga Pilipino. Tinatanong ko sila noon kung paano sabihin to, paano sabihin yan, tama ba to, mali ba to, ganun. At sa tiyan ko, kailangan ganun. Me, siguro feeling ko marami kang alam na mga malalim na Tagalog. Ako hindi. Parang kung hindi ko alam, i-English ko na lang or hayaan ko yung word. Hindi ko alam. Sa tiyan ko parehas lang sa akin. Kasi meron mga salita na mas malalim na natutunan ko noon. Pero kung hindi ko ginagamit yon, parang nakakalimutan ko rin. English lang yung gamit nila pag masyadong malalim yung salita. Like halimbawa yung mga colors. No one will say azul. They would say blue. And even that's the Spanish word, di ba? Di ba meron talagang sigurong ng lumang word na Tagalog. For me also, gusto ko lang malaman yung na kailangan ko malaman para mag-converse ako sa ibang tao. Wala akong intention magtuto yung mga malalim kasi I will never use it anyway. Ilang salitang kaya mo sa lahat? Siyempre, Swedish. Swedish ako. English. May alam ako sa Russian kasi yung tatay ko, taga Latvia. Tapos, di ba, occupied sila ng Soviet. French. You speak French as well, no? No, you can. You're from Canada. Oh, pero nakatira ako sa Vancouver. Layo yun. Sorry, ignorante ako. Okay lang. Medyo magaling ako sa French. Tapos Arabic, syempre, kasi dito ako sa Middle East. Hindi naman ako fluent sa Arabic at sa Russian, pero makakaintindi ako tapos magsalita ako ng konti. Parang marunong ka Spanish, di ba? Spanish, German. Yung dalawa pa. Achtung! Achtung beta. Achtung. ingat, ganun. Yung German, yung Swedish, medyo parehas yan. Meron mga salita na parang parehas. Napansin ko rin yun. Ano, sabi mo na natuto ka na lang ng Tagalog sa jowa mo dati. Pero sa una, English lang yung gamit niyo? Swedish. Kasi Swedish siya. Nagpunta siya Sweden bata pa siya. So Swedish ang una na gamit namin. Tapos pagkatapos yun, parang mixed kami ng Tagalog, mixed kami ng English at Bisaya. Alam mo, isang sentence, apat ng lingwahe. Maganda kasi yung mga Tagalog, hindi sila makaintindi. Yung mga Bisaya, hindi sila makaintindi. Yung Swedish, syempre, hindi sila rin makaintindi. So, kami lang dalawa mag-iintindihan. Sekretong lingwahe yun, para lang sa inyo. Yes. Pwede mong pag-usapan yung mga tao sa pag-ilid mo. Marites pa kami, ha? Hindi. Pero, oo. Talaga, sinasabi mo sa akin na hindi niyo ginagawa yun? Okay. Maganda yung gawin. Gusto ko talaga yan. Di ba yung mukha natin? Kung nasa kalye kami sa skate namin mga Pilipino, maramig kami lang. Sige. Kung may basta sila sinasabi, hoy! Ano bang sinasabi mo? Ang sarap gawin yun talaga. Nangyari din yun sa iyo? Na pinag-uusapan ka nila? Yes. Ilang beses na. Tapos maganda talaga sabihin sila, bastos mo, ang dami mong bastos sinabi sa akin. Yung mukha nila parang pula. I'm so sorry. Kala ko ako yung chismoso, ikaw pala. Number one, confirmed. Pero masaya talaga yun. Gusto ko rin. Kasi pihira talaga na may puti na marunong mag-Tagalog. Kaya hindi nila alam na marunong pala tayong mag-Tagalog. It's a good thing really. Kung marunong ka isang lingwahe, you will get closer to the people and they will invite you more. Parang mas masayang buhay mo. So nagtira ko sa Pinas mga 6 months. Okay. Kami ng jowa ex ko. So parang kung English lang ako, hindi ako komportable mag-English. Tapos maraming tao hindi sila marunong English. Kung gusto ko talaga sila makikaibigan, kailangan ko mag-Tagalog or mag-Bisaya para happy family. Marunong ka rin mag-Bisaya? Kabalo man ko, pero lisot kaayo, daghan kalilim karon. marunong ka? Hindi, naiintindihan ko yun, pero hindi ko alam. Sabi mo na marunong ka, pero hindi masyado, di ba? Yes. Kamay ra. Pwede mong parang mahulaan yung ibig sabihin ng mga salita nila minsan. Pero merong iba word na opposite. May word, di ba, sa Tagalog, libog. Alam mo yun? Sa Bisaya, ibig sabihin na ano yung parang nalilito ako. Ay, nalibog ko.
Nalilito ako. Parang, ha? Unang beses narinig ko, sabi ko, ano ba? No, it's Bisaya. Ah, oh, okay. Ano, 6 months ka noon sa Pilipinas, sabi mo, di ba? Mm-hmm. Ano, umikot ako. Umikot ka sa buong Pilipinas. Mm-hmm. Ano sa palagay mo doon? Mahirap parang maka-integrate sa kultura? O mas madali kasi marunong ka mag-Tagalog? Madali. As in, yung problema minsan, parang kung may doon ako sa bahay, tapos punta ako sa tindahan. Matagal para mag-abot ako sa tindahan, tapos balik bahay kasi, ay, kumusta ka? Daldala ko dito. Sabi yung friend ko, parang kang politiko. Dami kang sinasabi palagi, ha? I go, what? Excuse me? Philippines are very open-minded. Also, syempre, maputi ako. Parang white privilege. Feeling ko, open sila sa mga katulad ko. Also, syempre, I'm nice. I'm a nice person. I will talk with them and like, interact with them. Yeah, I have nice experience with Filipinos. Anong paborito mo sa Pilipinas? Gutom ako ngayon. So, gusto ko talaga yung manginasal at yung halo-halo sa manginasal. Yun yung paborito mong pagkain sa Pilipinas? As of now, mahilig ako sa sinigang. Pero yung sinigang na yung friend ko niluluto sa Dubai. Shout out, Mami Casey. Basta, masarap yun. Parang alam niya, tama yun. Ano yun? Baboy? Baboy, yeah. Bawal dito sa baboy sa lugar ko ngayon. Oo nga. Walang baboy sa Middle East, diba? Meron sa Dubai, meron sa Egypt. Mas mahigpit sa Saudi. I mean, actually, dito ngayon, sobrang open-minded sila dito. Open at mabait sila. At mabait ng mga, halimbawa, Dubai, open-minded sila dyan. Pero feeling ko dito, sobrang mas mabait sila dito. Love ko ng Saudi, actually. Hindi naman talaga siya Europa. Hindi ka pwede mag-kisakalye. Kasi syempre, kultura nila, kailangan natin respetuhin. Pero mabait talaga sila. Saan may mas maraming Pilipino? Sa Saudi o sa Dubai? Baka parehas. Kasi meron din sa Dubai, diba? Sa Dubai, makikita mo sila kasi sa labas sila. Pero dito, feeling ko, ano sila, mga usually ang trabaho is like house worker. Okay. So, nasa bahay. Galing ako sa bahay ng kaibigan ko kanina, tapos Pilipina yung nabuksan yung pinto. Sabi ko, hello, kumusta? Ha? Nagugulat talaga yung mga Pilipino sa'yo, di ba? Mm-hmm. Pag nagtatagalo ka. Minsan sinasabi ko sa mga, hello, half ka ba? Sabi ko, no. Bajaw ako. Bajaw? Yeah, naparitoki ako. Siguro 10% lang naniwala yung iba pa. Ah, parang sinungaling kaya to. Anong bajaw? Di ba Bajo, parang si Gypsy? Ah, okay. Minsan gusto ko rin magsinungaling na ano Filipino ako. Kasi mas madali. Less questions. Gusto nilang malaman yung buong kwento mo, di ba? Parang, okay, pero ano, Filipino ba yung nanay mo? Filipino yung tatay mo? Pero paano yung nangyari? Lumaki ka ba sa Pilipinas? Ayaw nilang maniwala na taga-Canada lang ako at hindi pa ako nakapunta sa Pilipinas. Kaya minsan mas madali hindi, lang. Hindi ka pa nagpunta? Hindi. Natuto lang ako dito sa mga Pilipino sa Canada. Eh di magpunta ka na. Oh, gusto ko. Tumira ka na sa maraming bansa. Sa Sweden, sa Saudi, sa Dubai. I mean, Dubai hindi yun bansa, diba? Ano yung tawag ng... Emirates. Tapos, Pilipinas. Maraming bansa na yun. Maraming kultura. I've been almost 60 countries now. Marami yun. Anong paborito mo? Of course, I love Sweden. Mm-hmm. My country. But now, sobrang malamig. Tapos, medyo boring. Kasi seryoso kami sa buhay sa Sweden. Trabaho, bahay, tulog. Ganun lang. Gusto ko talaga yung region to, yung Khalid, yung Saudi, yung Bahrain, Oman, maganda dito. Maraming masarap na food, mabait na tao. Mainit yung panahon. Mainit, my God. I love it. As of now, siguro, I would like to stay in Saudi, I think. But of course, Thailand is maganda. Philippines is nice. It depends. If you want to go beach, go Philippines, go Thailand. If you want to have like a nice city, like go Hong Kong. And you, what's your favorite? Hindi ko alam, mas onte yung mga bansa na pinuntahan ko. Mga 8, siyam. Nakapunta na ako sa Thailand, Cambodia, Vietnam, Germany, Colombia, Mexico, US. Pero yung paborito ko, hindi ko alam. Kagaya ng sinabi mo, depende kung anong gusto mo. Gusto ko talaga yung quality of life sa Germany. Pero gusto ko rin sa US. Lalo na sa South, nakapunta ako sa Florida. Ang ganda talaga doon. May maraming lahi. Gusto ko talaga yun. Kasi Canadian naman ako, di ba? Sanay na ako sa multiculturalism. May maraming ibang lahi dito sa Canada. At gusto ko talaga yun. Pero maganda din sa ano, sa Asia, sa Thailand. Pero kailangan ko munang pumunta sa Pilipinas para ikumpara, di ba? Kailangan. As in, kailangan talaga. Tapos pwede ka dyan mag-base, tapos mag-ikot ka Asia. Sa mga ibang bansa na pinuntahan ko, mas matagal ako sa Colombia. Kasi Colombian yung
yung jowa ko. So 9 months ako sa Colombia noon. Yun din yung isang paborito ko ng mga ibang bansa. Gusto ko talaga sa Colombia. Ang sarap talaga ng pagkain nila. Mahilig ako matuto ng ibang salita, kaya gusto ko rin mag-Spanish sa kanila. Pero sa tingin ko hindi mo tinapos yung sagot mo kung ilang salita ang kaya mo. Like Swedish, English, French, Tagalog, small Russian, small Arabic. So ano yun? 7? But I cannot count Arabic, I cannot count Russian, I cannot count Bisaya because it's not fluent. Pero mahirap ba yung buhay sa Dubai pag hindi ka marunong mag-Arabic ng fluent? No, Arabic. In Dubai, you need to speak Tagalog or Urdu or English. Kaya mo mag-English at mag-Tagalog, kaya okay na? Yes. Bihira lang makita mo ng Arabo, ng Emirati. Bihira lang. 10 million ang inhabitants ng Dubai, pero 1 million lang ang Emirati. Kung marunong ka mag-Tagalog, like, kaya mo kausapin maraming tao. Or English, syempre lahat marunong English. Tapos sa Saudi, ganyan din na maraming ibang lahi? Dito maraming ibang lahi, pero lahat dito marunong Arabic. Kasi kailangan sila mag-Arabic. Halimbawa lang sa tindahan, mga Pakistani, Indian sila. Pero Arabic ang salita nila, hindi sila marunong English. Mahirap ba sa'yo matutong mag-Tagalog noon? Siyempre, hindi naman madali, pero pinili ko sarili ko, turuan mo to kasi kailangan mo. Siguro mga 5 to 7 months, nagsalita ako. But of course, even baka yesterday natuto ako ng bagong word because you will always learn more. And there's new words coming, like, there's never ending. But it's fun. It's a live language. Sa tingin ko, nagbabago talaga yung Tagalog. Mas marami yata kaysa sa ibang salita. Kasi alam mo, nagtatagalog ako ng 6 years, parang ganun. Tapos nagbreak ako ng isang taon. Wala akong kausap sa Tagalog. Tapos pag nagsimula na naman ako mag-Tagalog, may maraming bagong salita na sa isang taon lang. Tapos hindi ko alam yung mga ibang salita nila. Hindi na namin ginagamit yung ate. Tita na yung gamit namin. Tita? Pero akala ko aunt yun. Oh no, hindi. Tita na para sa mga ate mo. Parang okay. Wala nang chismoso. Marites na yung tawag. Marites? Ano ba yun? Diba? Parang nagbago bigla. Ganun talaga. So you need to always stay like focused. Always know what's happening social media because they become new words. And